Pinasok ako ni Mami sa loob ng kwarto. Full stories. Ako si Ramil, may isang anak at hiwalay ako sa asawa kasi di kami magkasundong dalawa at madalas pa kami mag-away dahil sa napakasilosan niyang babae. Kaya nang nagkahiwalay na kami ng asawa ko, ay pinaalis niya ako sa bahay nila at napagkasundoan namin na ako muna ang mag-aalaga sa aming anak na lalaki. Kasi nga, mag-abroad daw siya at baka doon na daw siya manirahan sa Japan. Kaya dahil doon, kahit ayaw ko sanang makisilong sa bahay ng aking daddy, ay ginawa ko na lang kasi wala naman akong ibang mapupuntahan. At isa pa, isang anak lang ako at wala akong kapatid. Kaya naisip ko na di naman ako siguro magagawang tanggihan ng aking daddy pag ako ay muling tumira sa bahay kasama siya. At ang ando na ako sa bahay at nasa labas na ako ng gate namin, ay parang nag-aalangan akong pumasok kasi nga nahihiya ako sa aking daddy. Baka isipin niya na pabigat ako at di ko kayang tumayo sa aking sariling paa. Ngunit dahil sa kailangan ng anak ko ng matitirahan, ay nilunok ko ang aking pride. Kaya agad na akong pumasok sa loob ng bahay. At pagpasok ko sa loob ng bahay, ay nagulat ako. Kasi may nakita akong isang babae dun sa sala na nag-yoga. Napakaganda niyang babae, tapos sexy pa, at meron din siyang makinis at maputing kutis. Kaya na magkatitigan kaming dalawa, ay bigla siyang napasigaw at sinabi niya na magnanakaw ako. Ako naman ay nataranta kasi naisip ko na baka ibang bahay ang aking napasok kasi nga di ko kilala yung babaeng aking nakita. Kaya dahil dun ay dali-dali akong lumabas ng bahay na yun. Buhat-buhat ko ang anak ko na umiiyak kasi natakot siya sa sigaw ng babaeng yun. At nang palabas na ako sa bahay na akala ko ay bahay ni daddy, ay bigla kaming nagkagulatan ni daddy kasi siya yung tumambad sa akin pagbukas ko sa pintuan palabas. Babe, magnanakaw ang lalaking yan. Biglang pumasok dito sa bahay natin. Palabasin mo yan. Di ko yan kilala, babe. At nang sabihin yun ng babae kay daddy, ay natawa na lang si daddy. At sabay sabi niya sa babaeng yun ng, "Babe, relax lang, okay? Hindi siya magnanakaw. Huwag kang sumigaw. Anak ko yan, babe. Siya yung kinukwento ko sa'yo na nag-iisang anak ko na lalaki. Siya si Ramil." Nang madinig ng babaeng yun yung sinabi ni daddy, ay parang nahiya siya at bigla na lang kumalma ang kanyang muka at sabay sabi niya sa akin ng, "Nako, babe, ganun ba? Sorry, hindi ko kasi alam, babe eh. Ngayon lang kasi kami nagkita, diba? Ano ba yan? Nakakahiya naman. Di ko alam. Siya pala yung anak mo. Ramil, nice to meet you. Ako pala si Jamil." "Sige na anak, Ramil. Lumapit ka na sa bago mong mami. Anak, alam ko, mahal mong mami mo. Pero anak, kailangan ko mag-asawa ulit. Kasi alam mo na, simula nang nag-asawa ka at umalis dito sa bahay na to, mag-isa na lang ako dito. Kaya eto, naghanap ako ng makakasama. Siya si Jamil. Call her na lang, Mami Jamil, ah. Stepmom mo siya. Sana anak, magkasundo kayong dalawa. Mabait yan anak at maalaga. Sige na Ramil, maipagkamay ka na sa stepmom mo para magkakilala kayong dalawa ng maayos." Nang madinig ko yung sinabi ni daddy sa akin, ay gulat na gulat ako kasi di ko akalain na makakapag-asawa pa siya ng ganito kaganda na babae. At kung tutuusin ay mas maganda pa siya sa aking tunay na mami. Kaya dahil dun ay humanga ako sa kanya at parang nihiya akong lapitan siya para makipagkamay ng harapan. "Babe, mukhang mahihain ang anak mo, ah. Ayaw lumapit sa akin para makipagkamay. Sige, ako nang lalapit sa kanya." "Babe,
Intindihin mo na lang siya. Kailan kasi kayo nagkita kaya ganyan siya. Sige babe, ikaw nang lumapit sa anak ko para magkakilala na kayong dalawa. Sa bagay, tama ka babe. Sige, ako nang lalapit sa kanya. At pagkasabi nun ng aking bagong stepmom na si Mami Jamil, ay agad na nga siyang lumapit sa akin. Inabot niya sa akin ang kamay niya at sabay ngiti. Ako naman ang oras na yun, kahit kabado, ay inabot ko na agad ang kamay ko kay Mami Jamil at na magdampi na ang mga kamay naming dalawa. Ay naramdaman ko na napakalambot ng kanyang mga kamay at pakiramdam ko pa na napakabango ng kamay niya na yun. At maya-maya lang, habang nakatingin ako sa kanya, ay bigla na akong nagsalita. Ako po si Ramil. Kinagagalak ko po kayo makilala, Mami Jamil. Kinagagalak din kita makilala, Ramil. Sana wag ka mailang natawagin ako Mami, ha? Kasi nararamdaman ko ngayon, parang pilit pa ang pagtawag mo sa akin ng Mami. Oo nga po. Medyo naiilang pa ako. Kasi ngayon lang po tayo nagkita. At di ko inaasahan na magkakaasawa pa si Daddy ng kasing ganda nyo. Kaya yun, nagulat lang po talaga ako. Ay, ganun ba? Alam mo, dapat next week. Plano sana namin makipagkita sa'yo. Para yun nga, magkakilala daw tayo. Kaso eto, napaagang pag-meet nating dalawa. O nga anak, yun talagang plano namin ng Mami Jamil mo. Kaso eto, napaagang pagkikita niyong dalawa. Ano bang nangyari ha anak? Kwento mo naman sa akin. Daddy, iwalay na kami ng asawa kong si Rona. Di kami magkasundo. Lagi kaming nag-aaway. Lagi siya may pinagseselosan. Eh ang totoo, wala naman dapat. Ayun, nauwi kami sa hiwalayan. Magjajapan na lang daw siya. At Daddy, ito yung anak namin. Siya na si Ron. Malaki na, di ba? Parang kailan lang? Aba, oo nga anak. Malaki ng apo ko ah. Apo, halika dito. Pahalik kay Lolo, dali. Wow, ang bango ng apo ko ah. Sige, doon ka naman humalik kay Mami, Lola mo. Alam mo anak, okay lang yan. Kung naghiwalay man kayo, ibig sabihin, hindi siya yung nararapat sa'yo. Move on ka na lang anak. Mag-focus ka sa anak niyong dalawa. Palakin mo na maayos si Ron. Andito lang naman ako anak. Nakasuporta sa'yo lagi. Daddy, salamat sa'yo. Nga pala Daddy, may sadya sana ako sa iyo eh. Kaso yun nga lang, nahihiya na ako. Kasi may asawa ka na palang bago Daddy. Wag na lang siguro Daddy. Anak, sige na, sabihin mo na sa akin. Huwag ka na mahiya. Pero mukhang alam ko na din ang sadya mo sa akin. Kailangan mo nang matitira, no? Oo, sana Daddy. Pwede ba dito muna ako sa bahay? Sa ngayon kasi wala akong kakayahan umupa or bumili ng bahay. Hindi naman ganun kalaki ang sahod ko. Alam mo anak, welcome ka dito sa bahay. Always yan. Huwag kang mahihiya. Ikaw lang naman kasi binibigyan kita ng posisyon doon sa kumpanya natin. Ayaw mo naman. Di sana. Di ka nahihirapan. Tapos yung pera na nakalagay sa bank account mo na binibigay ko sa'yo, di mo naman binabawasan. Sa'yo yun anak, pamana ko yun sa'yo. Kaya sana gastahin mo yun. Bumili ka ng bahay, kotse, o kahit anong gusto mong bilin. Pwede din anak, bumili ka ng bago mong asawa. Ikaw talaga Daddy, palabiro ka pa din ngayon. Alam mo Daddy, mas okay kasi kung yung perang gagastain ko ay pinaghirapan ko, 'di ba? At hindi galing sa iyo. Sana Daddy, maintindihan mo ako, ha? Sige anak, nauunawaan kita. Mahal ka talaga sa nasira mong Mami. Ganyan na ganyan 'yun. Maprinsipyo. Kaya anak, hanga ako sa iyo. Sige, pagpatuloy mo lang 'yan at gawin mong nararapat at gusto mo. Nakasuporta lang ako sa iyo, anak. Sige Daddy, salamat po. Nga pala Daddy, okay lang kaya kay Mami Jamil na dito muna kami ng anak ko na si Ron? Naku Ramil, huwag mo na akong isipin pa. Siyempre okay lang sa akin oh. Bahay mo na din to. Kaya walang dahilan para tumanggi ako, diba? Welcome kayo dito ng anak mo na si Ron.
Ang pogi naman ng anak mo, Ramil. Siyempre, Mami Jamil. Mana sa akin yan. Ay, sa amin pala ni Daddy. Tama, anak. Mga gwapong lahi natin. O, anak. Okay na sa Mami Jamil mo, ha? Sige na, anak. Bahala ka na pumili kung saan kwarto ang gusto mo. May tatlong kwarto pa naman dito sa bahay na bakante. Anak nga pala, aalis muna ako, ha? May lakad lang ako. Baka gabi na. Ako makauwi ng bahay. Bahala na muna kayo ng Mami Jamil mo dito sa bahay. Babe, alis na ako, ha? Usap na lang kayo ng anak ko. Para mas magkakilala pa kayong dalawa, di ba? Sige, babe. Ako nang bahala sa anak mo na si Ramil. Ingat ka, babe, ha? Love you. Sige, babe. I love you too. At pagkaalis ni Daddy, ay muli kaming nagkatinginan ng aking stepmom na si Mami Jamil. At maya-maya lang, ay bigla na siyang nagsalita. Ma'am Ramil, alika na sa taas. Tulungan na katandali ng mga gamit mo. Doon sa magiging kwarto nyo, ng anak mo. Nako, Mami Jamil, wag na po. Gaya ko na to. Ako na pong bahala, okay? Sige na, tulungan na kita. Huwag ka lang mahiya sa akin, ha? Di ka naman ibang tao para sa akin. Saka gusto ko, magkakilala pa tayo sa isa't isa, diba? Halika na, dali. Sige, una na ako, ha? Sunod ka sa akin. Ako naman ay napangiti na lang at wala nang nagawa pa. Kaya pumayag na din ako sa nais ng aking stepmom. At habang nakasunod ako sa kanya, ay di ko maiwasan na di mapasulyap sa malaki at maputi niyang mga hita. Kasi ng oras na yun, ay talaga namang napaka-sexy ng aking stepmom. Kaya nasabi ko sa aking isipan na, napakaswerte naman ni Daddy sa bago niyang asawa. Maganda na, sexy pa. Iba ka talaga, Daddy. At nang makarating na kami sa magiging kwarto namin ng anak ko, ay bigla na lang nagsuggest si Mami Jamil na ibukod ko na lang daw ng kwarto ang anak ko. Total, may dalawa pa naman daw kwarto at isa pa, malaki na din naman daw ang anak ko para daw masanay mag-isa. Buti naman, pumayag ang anak ko sa sinabi na yun ni Mami. At pagkatapos nun, ay nagpaalam na sa akin si Mami Jamil na maliligo muna daw siya doon sa may swimming pool. Ramil, dito ka na muna, ha? Ligo muna ako sa swimming pool. Nice to meet you ulit. Usap na lang tayo ulit mamaya, ha? Sige, Mami Jamil. Mamaya na lang po tayo magkwentuhan. Salamat po ulit sa pagtulong mo sa akin sa pagdala ng mga gamit ko dito sa kwarto. Wala yun, Ramil. Basta ikaw. Saka, kailangan na din kita mahalin. Kagaya ng pagmamahal ko sa daddy mo. Kasi 'di ba? Anak na din naman kita. Tama ako, 'di ba? Opo, Mami Jamil. Ganun nga po. Sige po, ligo ka na. Enjoy po sa paglangoy. At pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mami Jamil, ay umalis na nga siya para siya ay makaligo na sa swimming pool. At ako naman ay inayos ko yung mga gamit namin ng anak ko. At makalipas lang ng ilang sandali, habang ako ay nag-aayos ng gamit at damit ko, ay natanong ko si Mami Jamil na naniligo siya dun sa may swimming pool. Napasulyap ako sa kanya kasi napaka-sexy niya sa suot niyang bikini, kaya mas lalo kong nasulyapan ang sexy niyang katawan. At habang nakatingin ako kay Mami Jamil mula sa terrace ng kwarto, ay bigla siyang napatingala sa itaas, kaya naaktuan niya akong nakatingin sa kanya. At na magtama ang aming mga mata, ay bigla siyang ngumiti at sabay-kaway sa akin at gusto niya akong makijoin sa kanya sa pagligo doon sa swimming pool. Ako naman ay napangiti at kaway na lang sa kanya, at saka ako sinigaw sa kanya na mamaya na lang ako maliligo doon sa may swimming pool. At pagkatapos ng tagpong yun, ay umalis na ako sa bungad dun sa terrace. Inayos ko na yung mga dapat ayusin na gamit namin ng anak ko. At ang maayos ko na yun, ay hinayaan ko na lang muna yung anak ko na maglaro mag-isa dun sa kwarto niya. At ako naman
ay pinuntahan ko na si Mami Jamil para kami ay makapagkwentuhan ng dalawa. At tangahan doon ako sa harap niya, doon sa swimming pool, ay agad niya ako niyaya na maligo doon. Ramil, alika, baka gustong maligo dito sa swimming pool. Sama mo yung anak mo. Naku Mami, naglalaro yung anak ko. Ayaw niya maligo. Sa ibang araw na lang siguro. Eh ikaw na lang Ramil, alika ligo na. Ang sarap ng tubig oh. Malinis to. Kakapalit lang kahapon. Mami, next time na lang din ako maliligo dyan. Naligo na kasi ako kanina, bago ako umalis dun sa bahay ng dati kong asawa. Sorry Mami ha, huwag ka sanang magalit. Ano ba yan? Ang hina ko naman sa'yo Ramil. Tinatanggihan mo ko. Ay nako, pag ganyan ka ng ganyan, baka di tayo magkasundo niyan. Mami, huwag ka na magtampo sa akin. Sige po, ano po bang pwede kong gawin para di ka na magtampo sa akin? Doon na lang ako babawi. Sige, ganito na lang. Para makabawi ka sa akin, lagyan mo na lang ako ng lotion sa katawan ko, sa likod at sa braso ah. Para di masunog ang balat ko. Siguro naman, di ka natatanggi nun no. At nang sabihin yun sa akin ng stepmom ko, ay bigla akong natuwa. Kasi paano ba naman madadampian ko ng mga kamay ko ang sexy niyang katawan habang nilalagyan ko yun ng lotion. Kaya naman, agad-agad na akong sumagot sa kanya. Sige Mami, lalagyan ko po para makabawi ako sa'yo. Halika na po dito. Ahon ka na dyan sa tubig. Sige Ramil, wait lang ah. Nga pala, doon mo na lang ako lagyan sa sala. Wala kasing pwesto dito. Mainit na din kasi dito. Ayan yung lotion Ramil. Pakikuha mo na siya. Sige Mami, masusunod po. At pagkatapos nun, ay agad dinawakan ni Mami yung kamay ko at saka kami nagtungo sa sala habang siya ay nakangiti sa akin. Nang hawakan ni Mami yung kamay ko ay nagulat ako kasi di ko yun inaasahan. Kaya hinayaan ko na lang na hawakan niya yung kamay ko na yun kasi pabor naman sa akin yun lalo na kilalambot ng kanyang mga kamay. At ang ando na kami sa sala, ay agad na upo si Mami sa supa at sa kanya sinabi sa akin ang salitang to habang siya ay nakatitig sa akin. Ramil, alika na dito sa tabi ko dali. Lagyan mo na ako ng lotion. Unayin mo sa braso ko. Tapos, sunod mo sa likodan ko ah. Okay, sige po Mami Jamil. At agad na nga ako naglagay ng lotion sa aking kamay. At saka ako na sinimulan yung pagpahid ng lotion sa mga braso ng aking stepmom. At habang yun ay ginagawa ko, ay nakatingin sa akin ang aking stepmom na si Jamil. At saka na siya may tinanong sa akin. Ramil, di ba sabi mo, selos ang dahilan, ba't kayo naghiwalay ng asawa mo? Opo Mami, selos nga po, selosa kasi masyado. Baka naman kasi may dahilan kaya siya nagsaselos sa Ramil. Baka naman chick boy ka ah. Ganun ka ba Ramil? Naku Mami, hindi naman po. Ang pinagseselosan niya yung mga pinsan ko na babae. Nakachat ko sa Facebook. Duda po sa akin. Eh mga pinsan ko naman ang mga yon. Tapos pinag-iisipan niya pa ako ng di maganda. Sabi niya karelasyon ko daw yung isa sa mga pinsan ko. Ayos, ganun po siya mag-isip Mami. Matindi diba? Ba't ko naman magagawa yun? Diba bawal magkaroon ng relasyon sa pinsan mo? Ganun ba? Ba't Ramil, wala nga ba kayong relasyon ng pinsan mo ha? Naku Mami, wala po. Di ko yun magagawa. Bawal kasi yun diba? Ba't ikaw Mami, okay lang ba sa'yo na magkaroon ka ng relasyon sa pinsan mo? Ako pa talagang tinanong mo Ramil, loko ka. Pero sige, sasagutin ko yung tanong mo. For me, okay lang naman. Basta kaya niyong i-handle at masaya kayong dalawa. Saka ang mahalaga, kung may pareho kayong may asawa, magpapahuli. Joke lang. Nang sabihin yun sa akin ng aking stepmom,
ay napatingin ako sa kanya at napatigil ako sa aking ginagawa kasi pakiwari ko ay may ibig sabihin ang sinabi na yun sa akin ng aking stepmom. Kasi habang sinabi niya yun sa akin ay iba ang kanyang tingin sa akin. O Ramil, ba't ka huminto sa ginagawa mo? Ituloy mo lang, tulala ka na dyan. Ba't nagulat ka ba sa sinabi ko sa'yo, ha? Opo mami, medyo nagulat lang naman ako. Sige po, itutuloy ko na yung paglagay ng lotion sa braso mo. Okay Ramil, salamat. At muli ko nang tinuloy yung pagpahid ng lotion sa braso ni stepmom. At ang matapos ako dun ay sa kanyang likodan naman ako. Naglagay ng lotion at habang nagpapahid ako dun ng lotion ay di ko maiwasan na titingnan ang kanyang makinis at maputing likod. Kaya dahil dun ay talagang nilapat ko ang mga kamay ko sa kanyang likodan at namangdam ako ang kasiyahan nun habang yun ay aking ginagawa. At pagkalipas lang ng ilang sandali ay bigla na nagsalita si stepmom. Ramil, baka pwede isunod mo yung mga hita ko. Ayun naman ang lagyan mo ng lotion please. Okay lang ba ha? Ako naman ang oras na yun ay nag-aalangan kasi baka mamaya biglang sumulpot si daddy at makita pa na nilalagyan ko ng lotion si stepmom sa kanyang hita. Siyempre, baka mamaya mag-isip yun sa amin ng stepmom nang di maganda at malamang masisira pa ang samahan namin ni daddy. Naku mami, ano kasi? Baka biglang sumulpot si daddy dyan. Makita niya na nilalagyan kita ng lotion sa hita mo. Baka mag-isip po yun ng kung ano-ano sa atin, di ba? Mag-isip talaga. Alam mo Ramil, relax ka lang dyan, okay? Di ba mamayang gabi pa naman uuwi ang daddy mo? Kaya huwag ka mag-alala, ha? Sige na, go. Lagyan mo na ako ng lotion sa mga hita ko. Ako naman, kahit alangan talaga, ay wala na akong nagawa pa. Kundi gawin na lang yung nais na stepmom. Kasi wala nga naman masama sa paglalagay ng lotion sa mga hita. Sige mami, gagawin ko na po. Pakitaas na lang po yung hita mo mami para malagyan ko siya ng lotion ng maayos. Sige Ramil, eto na oh. At habang tinataas yun ni stepmom ay nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ako naman ang oras na yun ay kabado at para akong nanginginig at pinagpapawisan. Nahalata yun ni stepmom kaya bigla siyang nagsalita. O Ramil, ano nangyayari sa'yo ha? Ba't ka nanginginig dyan? Tapos, ba't pinagpapawisan ka pa? Relax ka lang, okay? Wala naman tayong gagawin na masama. Lalagyan mo lang ako ng lotion sa hita, di ba? At tapang sinasabi yun sa akin ni stepmom, ay bigla siyang umakbay sa akin. Kaya biglang napatikit sa akin ang kanyang sexing katawan. At pagya din napatikit sa akin ang kanyang cocomelon. Ngunit, kahit ganun ang sitwasyon, ay di ko yun pinansin. Kasi nga, stepmom ko siya. Kaya dapat ko siyang igalang. At pagkatapos ng sitwasyon na yun, ay napatingin na lang ako sa kanya. At saka ako nagsalita, ano kasi mami? Nahihiya ako sa iyo eh. Kaya ganitong aking pakiramdam ngayon. Huwag ka nang mahiya Ramil. Di ka ibang tao para sa akin. Kaya dapat, ituring mo din ako na di ibang tao ah. Wala nang hiya-hiya, okay? Okay, sige po mami. Salamat po. Sige po, itutuloy ko na yung paglalagay ng lotion sa mga hita mo. Sige Ramil, salamat. At pagkatapos kong magawa yung pinagawa sa akin ng stepmom, ay nagpasalamat siya sa akin. Ramil, salamat ah. So, paano? Dito ka na muna ah. Babalik ako dun sa swimming pool. Mamaya na ako magbabanlaw. Nga pala, kung gusto niyong kumain ng anak mo ng tanghalian, may pagkain na dun sa hapag. Kainan, nagpaluto na ako sa kasambahay natin. Kumain na lang kayo ah. Ramil, salamat ulit ah. Tingin ko,
Magkakasundo tayo ng sobra. Mabait ka kasi at masunurin sa akin. At pagkasabi noon ni stepmom, ay agad alis na siya. At ako naman ay nakatingin lang sa sexy niyang katawan habang siya ay palayo sa akin. At nang wala na si stepmom sa aking harapan, ay napaisip ako bigla na mukhang masayang kasama ang bagong asawa ni daddy ah. Tingin ko, magiging masaya to. At pagkatapos nun, ay tinawag ko na ang anak ko at saka na kami kumain. At ang matapos kaming kumain ng anak ko, ay nagkulong lang kami sa kwarto hanggang sa gumabi na. At pagsapit ng gabi, ay kinatok na kami ni daddy at sabay-sabi sa akin, nakakain na daw kami ng hapunan. At nang tapos na kaming kumain ng hapunan, ay sabay na nagpaalam sa akin si daddy at mami Jamil na sila daw ay magpapahinga na at matutulog na. Anak, una na kami sa iyo ng mami mo ah. Pagod kasi ako anak, kaya kailangan ko na magpahinga. Bahala ka na dito kung gusto mong manood. Maligo dyan sa pool gawin mo. Sige na anak, good night. Sige Ramil, good night ah. Matulog na din kayo ng anak mo maya maya. Sige mami, salamat. Sige daddy, good night. At pagkatapos nun, ay bigla na lang naglambing sa stepmom kay daddy. Niyakap niya ito at tinutuka habang sila ay palayo sa akin. At ilang saglit lang ay biglang lumingon si mami mula sa akin at siya ay nakangiti pa at sabay kindat. At parang may gusto siyang sabihin sa akin na di ko naman magets kasi sumisenya siya sa akin gamit ng mga kamay niya. At dahil di ko naman maintindihan yung senyas ni mami sa akin, ay napangiti na lang din ako sa kanya at sabay kaway. At pagkatapos ng tagpong yun, ay napabuntong hininga na lang ako at saka ako naupo sa sala dun sa may sopa. At pagkalipas ng isang oras, ay di ko na lang namalayan na nakatulog na pala ako sa sala habang bukas yung TV. At maya maya lang ay bigla akong nagising kasi naiihi ako. At ang tapos na akong umihi ay nagpa siya na akong umakyat sa itaas para ako ay matulog na. At pagpasok ko sa kwarto ko ay bigla akong nagulat nang makita ko si mami dun sa may kwarto ko. Nakahiga siya habang nakangiti sa akin ng matamis at kapansin-pansin ko pa ang sexing damit na suot niya ng oras na yon. Kaya dahil dun ay napatingin talaga ako sa kanya at sinabi ko sa aking sarili na, Mami, ba't pumasok ka dito sa loob ng kwarto ko? Anong ginagawa mo dito? At habang nasasabi ko yon sa aking isipan, ay di ko alam ang aking gagawin nun. Tulala ako at walang imik. At ilang saglit lang ay biglang tumayo si Mami mula sa kanyang pagkakahiga at siya ay lumapit sa akin. At sabay hawak sa aking kamay at sa kanya ako niyaya na maupo muna dun sa kama. At nang nakaupo na kami dun sa kama, ay bigla na siyang nagsalita. Ramil, nagets mo ba yung senyas ko sa'yo kanina ha? Mami, hindi po eh. Ano po bang ibig nyong sabihin dun? Slow kasi ako eh. Ay ganun, kala ko pa naman nagets mo ang ibig kong sabihin na yun sa'yo. Sige Ramil, never mind na lang ha. Nga pala, pwede ba dito muna ako sa kwarto mo mahiga? Kahit isang oras lang. Bakit naman po mami? Ano pong dahilan mo ha? Mami, nagulat ako nang makita ko kayo ngayon dito sa kwarto ko. Ay ganun ba? Sorry Ramil ha, kung nagulat kita. Di ko yun sadya, okay? Nga pala, kaya gusto kong mamalagi muna dito sa kwarto mo. Kahit saglit lang. Ano kasi yung daddy mo? Ang lakas sumilik, grabe. Ang ingay eh. Mawawala yung hilik niya na yun after 1 hour pa. Kaya yun, baka pwede eh. Dito muna ako ah. Okay lang ba sa'yo, Haramil? Okay lang naman mami. Kaso diba, may bakante pa naman isang kwarto. Pwede naman po siguro kayo doon kasi
Natatakot ako. Baka mamaya, hanapin ka ni Daddy. Paano po yun, Mami? Ano ba yan, Ramil? Isang oras lang naman eh. Tinatanggihan mo pa ako? Sige, wag na. Kung ayaw mo, nakakatampo ka naman. Mami, huwag ka na magtampo. Nag-aalala lang talaga ako. Kasi, baka hanapin ka nga ni Daddy. Yun pong dahilan ko. Huwag ka mag-alala. Di ako hahanapin nun. Ang sarap ng tulog niya. Di yun magigising, okay? Ano, paig ka na ba na? Dito muna ako ng isang oras. Uy, papayag na yan. Pumayag ka na, Ramil. Gusto kasi kitang katabi. Para may kakwentuhan ako, diba? Sige na nga po, Mami. Payag na ako. Maging ako man ay gusto ko din kayong katabi at kasama para makilala pa kita, Mami, ng lubusan at maayos. Talaga ba, Ramil? So, paano? Okay na. Halika na. Mahiga na tayo para makapagkwentuhan na tayo ng maayos. Ako naman ay lumapit na kay Mami at saka na kami humiga sa kama nang magkatabi. Ngunit ang oras na yun ay naiilang ako sa kanya kasi nga yun ang unang beses na mangyari yun. At isa pa, stepmom ko lang naman siya kaya di ko pa siya ganong kaklose nun. Ngunit dahil mabait naman siya sa akin ay mabilis nang gumaan ang loob ko sa kanya nun kasi masarap siyang kausap at kasama lalo na pagdating sa pakikipagkwentuhan ng kung ano-anong mga bagay. At pagkalipas ng isang oras ay may sinabi sa akin si Mami na nagustuhan ko naman. Ramil, nag-enjoy akong kausap ka at kasama. Sana maulit-ulit to ha. Kasi ang ganang loob ko sa'yo, Ramil. Parang ayaw ko pa nga umalis dito sa kwarto mo eh. Kaso, baka hanapin nga ako ng daddy mo pag nagising siya. Ganun ba, Mami? Di mamaya ka nalang umalis, Mami. Di ba nga sabi mo, masarap ang tulog ni daddy, kaya di yun magigising? Oo nga, may point ka dyan. Pero gusto ko kasi, Ramil, bigyan mo ako ng dahilan para magstay pa ako dito. Ay, may ganun pa, Mami. Sige po. Gusto mo ba ng masahe? Kasi pakiramdam ko, Mami. Parang kailangan mo nun. Kasi kahapon ko pa napapansin. Panaypisil mo sa balikat mo eh. Alam ko masakit yan. Tama ba, Mami? Oo nga eh. Masakit nga siya. 1 week ko na itong iniinda. Sige nga. Masahe mo yung balikat ko. Tingnan ko kung masarap yung masahe mo, Ramil. Pagkasabi nun sa akin ni Mami, ay napatitig siya sa akin. Ako naman ay ngumiti na lang sa kanya. At saka ako na sinimulan yung masahe na magpapaalis ng pananakit ng kanyang balikat. At habang minamasahe ko na si Mami, ay napapasigaw siya. Kasi nga, masarap daw yung masahe ko na ginagawa ko sa kanya. At nawawala daw yung sakit nun. Ako naman ay walang imik. Tinuloy ko lang yung pagmamasahe ko sa kanya. At pagkalipas ng ilang sandali, ay sinabihan na ako ni Mami na okay na siya. Kaya agad naman akong tumigil sa pagmamasahe sa kanya. At pagkatapos nun, ay nag-usap kami ng harapan na medyo magkalapit kaming dalawa at ng aming mga muka. Ramil, salamat sa masahe mo. Ang sarap ha. Nawala yung pananakit ng balikat ko. Next time, magpapamasahe ulit ako sa'yo. Okay lang ba, Ramil? Okay lang, Mami. Anytime po. Pwede ko ulit kayong imasahe. Basta, magsabi ka lang po. Sige, Ramil, salamat ha. At pagkatapos magpasalamat sa akin ni Mami, ay bigla niya akong hinawakan sa magkabila kong balikat at pababa sa kamay ko. At pagkatapos nun, ay tinitigan niya ako at sabay tuka niya na sa aking labi na kinagulat ko ng oras na yon. Kasi nga, di ko inaasahan na gagawin yun ng aking stepmom na si Mami Jamil. At dahil sa pagtuka niya na yun, ay nagkatinginan muli kaming dalawa ng mata sa mata. At pagkatapos nun, ay muling inulit ni stepmom ang pagtuka na yun na kinagusto ko naman. Ngunit, may halong kaba at takot kasi nga, asawa siya ni Daddy, kaya dahil dun
ay bigla akong nagsalita at eto ang sinabi ko sa aking stepmom na maganda at sexy. Mami, okay lang ba to? Parang di siya tama, mami. Ramil, okay lang naman siguro to. Akong bahala sa iyo. Atin lang to ah. At dapat maging maingat tayo, okay? At pagkasabi nun ni mami ay nagkatingnan muli kami at saka niya ako tinuka sa aking labi. Ako naman ay napahawak na sa kanyang malambot na bewang at saka kami nagyakapan na mahigpit. At pagkatapos ng tagpong yun ay napaligaya ko nga sa unang pagkakataon ang aking stepmom na halos pareho namin magustuhan ng oras na yun. Kasi nga pareho kaming todo bigay sa pagpapaligaya sa isa't isa. Kaya naman kaming dalawa ay parehong natuwa. At pagkatapos kong mapaligaya ang aking stepmom, ay muli niya akong niyakap hanggang sa pagsaluhan namin ang tamis ng bawat sandali na magkasama kami. At di namin alintana, gumapagod kaming dalawa. Ang mahalaga ay magawa namin yun ng maayos at masaya. At pagkalipas ng ilang mga oras, ay nagpa siya ng umalis si stepmom sa aking kwarto at siya ay magpapahinga na daw. Ako naman ay ayaw ko pa sanang pumayag na umalis siya kasi nag-i-enjoy akong kasama siya. Mami, baka pwede eh. Mamaya ka na umalis. Masaya akong kasama ka dito ngayon. Sige na mami, please. Ramil, kailangan ko nang bumalik dun sa kwarto kasi baka hanapin ako ng daddy mo. Di bali bukas ng gabi, papasok ulit ako dito sa kwarto mo para magkasama ulit tayo at para mapaligaya mo ko at makabanding. Okay yun, di ba? Sige mami, okay na yun. Basta sure po ah. Oo Ramil, sure yun, okay? Sige paano, alis na ako ah. Bukas na lang ulit ng gabi. Good night Ramil. Mwah! Good night din po, mami. Mwah! At pagkaalis ng stepmom ko na si Mami Jamil ay ang saya-saya ko kasi di ko akalain na mapapaligaya ko siya agad-agad. Kaya sinabi ko sa aking isipan na okay pala yung pagtira ko dito sa bahay ni daddy. Sulit na din siya. At pagkatapos ng sandaling yun ay natulog na ako at pagkising ko kinaumagahan ay di na ako mapakali kasi si mami ang aking nasa isipan nun. At hinihiling ko agad sa aking isipan na sana gumabi na para mapaligaya ko na ulit si mami. Naiisip ko habang nakangiti at fast forward na tayo, sumapit na ang gabi at hinihintay ko na ang pagpasok ni mami sa aking kwarto. At makalipas nga lang ng ilang sandali na paghihintay ko ay pumasok na nga siya sa kwarto ko nang nakangiti at masaya. Ako naman ay masayang naghihintay sa kanya habang di na mapakali. Ramil, napaghintay ba kita ng matagal ha? Mami, di naman po. Kaso nainip lang ako ng bahagya kasi gusto na kitang mapaligaya. Paano mami, halika na po. Sige Ramil, halika na. Paligayahin mo na ako. Ang iyong magandang stepmom at sexy. Tama ako, di ba, Ramil? Opo, mami. Tama ka po. Ang swerte ko po. Kayong naging stepmom ko. Panalo po kayo, Mami Jamil. Ang bango niyo po. Lagi ko po kayong paliligayahin. Okay lang po ba yun sa inyo, mami? Oo, Ramil. Okay na okay sa akin. Basta ikaw. Sige na. Umpisa mo ng pagpapaligaya sa akin. Kasi gusto ko yun. At muli ko nang napaligaya ang aking stepmom ng gabing yun. At ang masaya pa dun ay pumapasok sa stepmommy sa loob ng aking kwarto. Kaya sobrang kinatuwa ko talaga ang bagay na yun. Kasi lagi ko na makakasama ang aking stepmom na maganda at sexy. So ayun po, tapos na yung full story natin. Sana po na-enjoy nyo. Maraming salamat po. Bye-bye!